Ayan, hello! Yan, ang lulutuin natin ngayon ay sinigang na tilapia. Magsisigang ako ng tilapia. Mga kong losyang, no? So, bumili ako. Pang akin lang naman. Bumili ako ito, oh. Isang tilapia lang, malaki. Ano to, inutang ko? Yung tilapia ngayon is 160 ang kilo. So, magsisinigang tayong tilapia. Siyempre, una, lagay natin tong isda. And then, sibuyas. Mahal ang sibuyas ngayon. 160 ang kilo. Bale, dumating yung friendship ko na magugulay. Umutang ako ng ano, ng paanang manok. Yung paanang manok is 160 ang kilo. Ito. Hinati ko muna sa gitna para meron akong ulam bukas. I-adobo ko siya mamaya. Ipapakita ko rin kung paano. Eto, sibuyas. Ano to, ha? Rekta mo nang ilalagay ito sa tilapia. Mahal lang pa ngayon, girl. Mahal lang paninda. Lagay natin dito. Okay, okay. Lagyan ng sibuyas. Tapos, paminta. Paminta. Kasi itong ano, tilapia, hindi ko siya ino-over. Pag kumulo na siya, dead man na, ilalagay ko na yung sinigang mix. Lalagyan natin ng gulay. Ay, hugasan muna natin. So, yung ilalagay natin gulay, syempre yung madaling maluto. Ay, yung mahirap maluto. So, lalagyan natin ng labanus. Binili ko to isang supot. 25 pesos. Usog natin ng konti para makita. Yan. So, meron siyang labanos. Ang laman niyang ng labanos is eto. Yan. Meron siyang labanos, dalawang piraso. Kamatis. Kamatis. Yung sa adobong paa, siguro naman alam niyo na kung paano magluto. Hindi ko na masyadong ide-demonstrate yun kasi matagal lutuin yung paa. Isang pirasong okra laman. Sa okra, tinatanggal ko yung ganito. Yung ganyan, no, tinatanggal ko. So, ito. Ito yung itsura. Lagay lang ako ng lagay ng gulay. Yung mga ano, ha, gulay ilagay na ng diretsyo. Kasi kapag hindi nyo nilagay ng diretsyo, at tinintay nyo pang maluto muna yung isda, maaano yung isda, malalamon. Sitaw. Meron tayong sitaw. So, hugasan na natin yung sitaw. Ano lang to pang sa akin? Ang haba naman. Parang hindi ko naman siya kayang birit naman to.
Huwag niyong masyadong ano, tawag nito, yung kulong-kulo yung tilapia. Pag hinango niyo siya, pag kinuha niyo, durog na yung isda. Yan. Then, talong. Siguro nagastos ko dito, yung tilapia kasi yung isang pirasong malaki, bili ko 50 pesos. Tapos, etong ano, gulay, 25. Ayun, 75 pesos. Ako lang mag-isa, hanggang hapunan ko na to. Sili, green. Kangkong. Kangkong, kangkong. Nilalagay ko na agad yung kangkong. Sabi ko nga sa inyo kasi madaling maluto ang isda. Nakakaloka pa naman pag naluto agad yung isda tapos na-overcook. Madali siyang masisira. Madudurog yung isda. So, sabay-sabay na sila. Sinigang na tilapia itong mga Mars. At ang ilalagay ko, dahil ito lang ang available. Yan, sinigang na gabi. Paborito ko tong kangkong eh. Tsaka pag nakakabili ako nito, binibigyan ko yung mga rabbit. Yung mga rabbit kasi dito. Kung ano lang, marunong lang ako magkatay ng rabbit, hindi ko kasi kaya makakita ng pinapatay na hayop para kainin. Kahit ang manok, ang baboy. Doon ako makain naman ako, pero yung makita ko sila kung paano sila patayin, hindi ko kaya. Nakakaawa. Maano lang ako, maldita ako sa maldita, pero madali akong maawa. Maldita ako sa mga palaban, yan, sa mga palaaway, sa mga bully. Yan. Yung mga, ano, yung mga patatapang, hindi ko inuurungan yan. Pero yung mga, alam kong, walang laban, tas, aawayin mo pa, hindi ko kaya makakita ng ganun. Ito, kita niya na. Lagyan natin ng tubig. Yan. Para pagkulo, lalagyan na lang natin siya ng magic syrup. Tsaka ng sinigang. Ayoko ng ano, makada sa lababo pag nagluluto. Pero doon tayo sa kwarto magluluto. Ano, dito lang ako nagtinda. Gasan muna natin ang ating mga ginamit. Ito yung mga rabbit, to, papakita ko sa inyo. Diba yung basa yung kamay ko? Sandali mga rabbit! O yan, pag naririnig nyo boses ko, party-party kayo ah. Ha? Ano? Ah. Diba? Tignan mo yung nasa likod doon, nagwawala sila. Yan. So, pantay pa. Ay, nahulog! Ang kanilang mga kataihan, no, nakita nyo yung tae. Diba? Bongga. So, dito tayo sa mga kunehong mas marami. At dito naman tayo sa kanay. Ito yung pinakanay. Yan ang pinakananay. Oh. Tapos, ito yung anak. Ito mga babae yan.
Daming babae, no? Wala man pa ba ito? Ang bilis maubos naman ng tubig nila. Kakalagay ko lang ng tubig, promise. Kuha mo na tayo ng water. Yan, itutur ko kayo. Ito yung CR namin. So, kukuha tayo ng tubig. Ayun, kami ka. Yan yung mga rabbit. Pinakain ko na sila. Actually, nakalbo na ngayon dahon ng malunggay dito. Kinalbo ko na. Yan. So, yung natira nating gulay, di ba? Ngayon, etong ano, nilinisan kong paa. Yan. Mamaya kasi lulutuin ko to, lalagay muna natin sa ref. Tapos, sibuyas. Ay, syempre yung mga ginamit natin, dapat natin itatalik. Hindi masyadong maganda yung bahay namin. Ha? Ayan. So, pupunta na tayo sa ating destination. Umalis kayo dyan. Umalis ka dyan. Teka lang. At ginuro na naman ng mga asong ito. Umalis ka nga dyan. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Ginuro nyo na naman ng aking higaan. Yan. Ita nyo. So, pumunta na po tayo sa pagluto. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Teka lang. Nasaan yung ano? Siyempre, buksan na natin itong kalan para magkaalaman na at ang ating mga ingredients, Ricardo. Okay. Ito na yung ating ano, lulutuin na pang sinigang, sinigang na tilapia. Very affordable. Can you imagine, di ba, sa halagang 75 pesos, sabihin natin 100 pesos kasama yung sinigang, actually 15 pesos, wala pa rin siyang 100. Kung nag-iisa ka, pwede na siya hanggang hapunan. Actually, kaya ako nagsinigang kasi walang ulam yung aso ko ngayong tanghalian. Wala siyang ulam. Bakit parang? So, ayun. Kaya talaga nagsinigang ako. Sinigang na tilapia, yung una sinabawan, diba? Yung sinabawan, yun na mas mura kasi tubig lang talaga yung gagamitin mo. Unlike dito sa sinigang na tilapia, gagamit ka nito sa sinigang mix. Dami ko pa nga gagawin, guys. Hindi pa nga ako tapos. Actually, maghuhugas pa nga ako ng pinggan. No? So, later, magla-live ulit tayo kung paano naman ako maghugas ng plato. Chika-chikahan tayo. Wala naman din kasi ako magawa. Boring. So, ayun, inaantay natin siyang kumulo. Kapag kumulo yung ano, yung isda,
Naglalagay ako ng ano. Kung meron lang kayo ah. Kung meron lang kayo, naglalagay ako ng kalamansi sa sinigang. So, ano to eh, 5 pirasong kalamansi. Kapag may mga kalamansi ako na masyado na siyang pahinog na siya, tapos wala naman siyang paggagamitan, nilalagay ko na rin siya dito sa sinigang. Para kahit papaano, makadagdag siya ng sustansya. Hindi siya namubulok yung kalamansi, meron siyang gamit. Teka lang, hinihiwa ko na. Naglalagay talaga ako ng kalamansi sa sinigang. Minsan yung 1 palo, kaya lang yung 1 palok dito mahal. 40 pesos. Sa, eh di magsisinigang na lang ako. Pero, kapag may time, magluluto ako ng walang sinigang powder, kundi yung very traditional way. Yung 1 palok talaga yung gagamitin. Mas... Tignan nyo po, lalagay tayo ng kalamansi. Lagay-lagay ng kalamansi. Uy, kamusta kayo? Kumain na ba kayo? Good morning pala. Hindi ako nakapag-good morning sa inyo. Kasi on the... Ano ako busy? Busy sa work. Ayan na, medyo kumukulo na siya. Medyo pa kulo na siya, oh. Diba? Dapat pala inilalim ko yung gulay, hindi yung isda. Para mas madaling maluto yung ano. Yung gulay. Kasi mas madaling maluto ang isda kumpara sa gulay. So, lalagyan natin siya ng para templado na. No? Konting patis. Siguro mga 1 kutsarang patis lang. Yan, 1 kutsarang patis. Fairness, may yung ibang yung gulay medyo lumalambot na. Ito lang nasa ibabaw ang hindi pa. Tapos, magic sarap. Umukulo na siya. Nakikita niyo mga Mars? Umukulo na siya, diba? Then, norsinika. Ayan o, kumukulo na siya. Dito na naman ako ka-basic, magluto ng sinigang. Eh dapat nga tuturo ko sa inyo, paano naman ako gumawa ay magluto ng sinigang na bakod. Ako kapag nag-aano, hindi ko nilalagay lahat kasi tinatansya ko siya kung ano, maasim. Pero dinamihan ko yung sabaw kasi may asim ako. Para abutin siya hanggang gabi. Yun nga. Tikman ko lang. Sarap ah. Lagayin natin lahat. Diba? Takpan po natin siya. Just 5 minutes. Pwede na natin siyang 4-5 minutes, luto na ang ating sinigang na tilapia. Ganun lang po ka-basic, sinigang na tilapia. Hindi lang naman po sinigang na baboy. Pwede rin tayong magsinigang na manok. Pwede rin tayong magsinigang na baka.
tikman po muna natin, ha. Uy, ang sarap. Ang sarap siya. Ang sarap. Tama lang yung asin. Na nakita niyo naman po kung paano ako nagluto. So, ito na po siya. Yan, di ba? Patayin na natin. Tapos, ngayon patay na siya, tatakpan na lang natin ng neto kasi para maluto na lang yung gulay. Luto na po ito. Lulutuin na lang yung gulay sa init. Yung sarap, yung sarap. Sarap. Yung mga lutuin ko na may sabaw, kagaya ng sinigang na isda, talagang ano eh, usually hindi ko siya nilalagyan ng mantika. Yung iba kasi naglalagay pa sila ng konting mantika. Ako kasi hindi na ako naglalagay ng mantika. Para hindi naman ako masyado naman napuprune na rin sa cholesterol. Baka isang araw, hindi ko namamalayan. May sakit na rin ako sa puso. Kasi pag too much oil, lalo na yung mga cooking oil, eh, ang mahal ng olive oil. Kapag masyado tayong mamantika, delikado rin siya sa health. Na dapat talagang olive oil tayo. And kapag may time, maybe bukas, na ituturo ko naman sa inyo kung paano ako mag-diet. Kasi marami pong nag-PPM sa akin kung paano ko raw na-maintain na maliit yung bewang ko. No? Ano yung ginagawa ko? Paano ko umiiwas sa rice? Lalo na po kasi kapag tayo ay nagkakaedad at mahilig tayo sa kanin. Usually talaga nagbo-bloated yung katawan natin. Tumataba tayo. So paano ba ako nagpapapayat? No? Paano ko na-maintain yung ganito yung napaka-skinny ko? So, baka bukas yan, i-vlog ko kung ano yung ginagawa kong hack, no? Hack or ano yung ginagawa kong pandugas para makaskip ako ng kanin. Actually, napakalaking bagay yung kahit isang sa isang meal hindi ka mag-rice, malaking bagay na yun, no? Kasi mataas sa cholesterol at sa carbohydrates ang kanin. Sa carbohydrates pala, mataas, malakas siya magpataba. So, meron akong mga technique kung paano ako minsan nag-i-skip ako ng meal na huwag kumain ng kanin and yet hindi naman ako nagugutom. No, yun ang ituturo ko. So, thank you to all of my viewers sa mga manonood at manonood pa sa pagluluto ko ng sinigang na tilapia and I hope na nagustuhan ninyo yung way ko kung paano ako magluto ng sinigang na tilapia. Good morning, guys! And God bless you. Marami pa akong gagawin for today. Pray to God. Lagi nating tatandaan, ang pagdadasal, hindi kinakailangan maging banal ka. Kinakailangan magdasal ng mga taong makakasalanan. Lalo na yung mga taong masasama ang ugali dyan. The more na mas masama ang ugali mo, dapat the more na nagdadasal ka. The more na chismosa ka, the more na mapanira ka, the more na mapanlait ka, dapat the more araw-araw nagsisimba ka. Kasi yung mga taong may masasamang ugali, yung mga taong may masasamang isip sa kapwa, yung mga taong may masasamang puso, kailangan nila si Lord. At para pasukin ni Lord ang puso ninyo, kailangan everyday pray, everyday, hanggat kung kaya nyo everyday attend mass, lagi tayong didinig ng mga awit sa misa, para unti-unting baguhin yung mga pangit na ugali ninyo. Kaya yung mga nagsasabi dyan, na kapag ikaw ay nagsisimba, dapat banal na banal ka, hindi. Ang simbahan, this is the hospital for the sinner. No, ang simbahan natin, kaya tayo nagsisimba para tulungan tayo ni Lord na baguhin ang mga pangit nating ugali. Kaya kung may pangit kang ugali, masama ang ugali mo, magsimba ka. Kung chismosa ka, mas lalo kang magsimba. No, hindi naman hindi kailangan ni Lord ang mga taong banal. Si Lord Jesus Christ died for the sinner para yung sa mga makasalanan. No, kaya yun lang pong ma-advise ko sa inyo. Basta po like what I've said every morning. Pagkagising, pray po tayo kay Lord para unang-unang hindi lang po sa blessings. Ayun po ang kanyang ipinag-uutos. Sambahin natin siya bilang Diyos. At tayo'y bilang mga kanyang nilalang. Kailangan po talaga natin sambahin ang puwang may kapal. Yun lang po. God bless you and good morning to all of you. Ay, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV.
No, once again, please, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po. Good morning and God bless you.